So, etong rep na to, eh, luma yung rep. So, paano sa inyo? Ayan, ayan. Medyo punta tayo sa harap. Ayan, eto. Ayan yung pudor. So, may sticker na. So, hindi ko na ano kung anong klase ito. So, naglagay na ako ng note dito kasi na-check ko na siya. So, okay naman lahat yung mga parts. So, meron lang nawawalang parts. Tingnan nyo kung ano yung nawawalang parts. So, ito yung sticker. Hindi naman siya nawala eh. Yan. Yan yung sticker. Yan. Caution. So, R12. So, ibig sabihin yan, yung araw na yan na nakaganyan. So, dangerous yun. Refrigerant talaga kahit kailan. Lahat ng refrigerant is delikado. Flammable man yan o non-flammable is delikado yan. Kasi, ang hinahandle natin eh, isang nuclear chemical. So, huwag kayong piloso po. Kasi, kaya po sinabing nuclear chemical kasi sa 6969 ang nakalagay doon eh maging aware tayo sa paggamit noon kasi delikado. So bawal magpalabas ng anumang klaseng chemical na nakakalason sa ere. So tulad nito, kung inyo napansin, 'di ba, may sumabog na ice plant. Ano 'yon? Ano niya? Ano yung preyo niya? 'Di ba, ammonia. So para siyang nuclear chemical na hindi natin nakikita sa hangin. So iba yung nuclear na sumasabog na nakikita na, na makikita natin na talagang sumabog talaga, as in mushroom. Pero ito, pag sumabog yan, hindi natin makikita, maaamoy lang natin yan. At ang kasunod nun, maaari na tayong bumagsak sa kalye o malapnos ang ating katawan. Diba? So ito na, pakita ko sa inyo. Yan, R12. Ayan yung compressor, okay pa siya. May nawawala yung pan. Tiningnan na to ng technician dati, so inalis na yung pan na wala na talaga. So ito yung ano ng pan. So meron tayong compressor pan. Itong compressor pan nakarekta ron sa relay, tapos yung isang wire papunta ng pan, tapos yung papunta ng power line. So pag hindi umaandar yung pan, may problema tayo rito sa capacitor. So nakatago lang ito. Kaya yun ang nagiging problema ng karamihan ng chiller. Na pag hindi gumagana yung pan, akala eh, sira na. Pero andito lang pala yun. Nakatago lang ito eh. Doon sa pinakaloob. Pero nakakonekta siya rin sa relay. Yung isang wire nito. Yung puti, kung hindi puti, pula. Kung hindi pula, kulay blue. Dalawa lang yan. So yan. So ang gagawin natin, tatanggalin itong compressor. Tapos yan, papalitan natin ito ng langis. Ano natin ito ng bubuga natin ito ng nitro, yung mga system niya. At lilinisin natin yan kasi R12 siya. So aalisin natin yung ano niyan, yung espiritu ng R12 sa loob ng system niyan. Medyo matagal lang talaga. So umpisa na natin. Siguro bawat ano ko nito, bawat gawa ko nito, ibibideo ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo paano ginawa. Kasi wala naman umahawak ng camera ko ng cellphone. So dasal-dasal na lang tayo kung ano pwede natin gawin dito. So nakagawa na ako nito na nakapagpalit na ako ng 134A. Papalitan natin ang R12, papalitan natin 134A ito. So yan po. So umpisa na natin yan. So ito na yung loob. Ito na yung loob. So pag ginawa natin ang rep, una natin gagawin, kahit anong klaseng rep man yan, yeah, crispy, dapat nasa baba eh. So kahit anong klaseng rep man to, dapat natin tanggalin yung mga laman na nakalagay rito. Ito mga divider na yan, tatanggalin yan. Para pagka naggumawa tayo, nag-repair, hindi masyado mabigat at walang mababasag. Okay? Tanggalin lahat yung nasa loob nyan. Kasi yun iba, pag gumagawa, may mababasagin dito sa ilalim. So yun. Pagka tinagalin ng konti, bumagsak yun, basag, bayad. So, tanggalin lahat yan. Kaya hindi nababasag, kaya nababasag, tanggal lahat pagka nagre-repair. Okay? Okay. Pakita natin ngayon yung gagamitin natin for starter na mga tools. Gagamitin. For starter, magagamitin natin sa pagtanggal ng compressor. Kung ano-ano. Papakita ko sa inyo, ha. Okay. For starter, mga tools na gagamitin. Meron tayong long na Phillips screw, flat screw na long na medyo payat, tapos yan payat na Phillips screw na long din. Meron tayong short, flat,
flat end Phillips screw. Meron tayong double box, double open range. Isang set. Meron tayong tester. Meron tayong pang electrical. Side cutter. Ito yung side cutter. Tapos yan, long nose. Sa flies. So, side cutter, may kwento rito. Ginagawa itong pang-cut ng ng mga ibang technician pagka walang nerkater. Pinangkakat ng kuko minsan. Siya, meron tayong stubby na tube cutter. Saka tube cutter na meron. Na meron siyang pang-tanggal ng mga himulmul dun sa loob ng tubo. Siya, meron tayong map gas saka torch. And then, ito po yun. Alam niyo na to, prion gauge. At ito naman po ang bubutas dun sa tubo, ang bullet piercing valve. So, meron tayong pliers piercing valve. So, hindi na dumating yun order ko, sabi sa akin ng kaibigan ko. Medyo may ano, may abriya. So, pull out yun payment. So, sayang. Pliers yun eh, para siyang bi-script na piercing valve. So, ayan. So, ayan po ang first starter. Kasi meron din tayong recovery machine, medyo mabigat. Kaya hindi natin mailabas pa. So, umpisa na natin to. Na siya. Nanggal na natin doon. Pero tada. Medyo madilim lang kasi wala tayong ilaw. So, tinanggal natin ang purpose natin dito tulad ng sabi ko. Tulad ng sabi ko, papalitan natin siya ng langis. Ng 134A. So, tatanggalin natin yung langis niyan, lalagyan natin sa baso, kung ilan ang dami niya, dadagdagan lang natin ng konti, tapos yung papahigupan natin sa kanya, uli. Papahigup natin yun. So, siguro ito, tatanggalin din natin to, kasi kailangan eh. So, ito yung high, ito yung low. So, maliit yung low side. Maliit yung high side na tubo, malaki yung low side. So, mali ako na. Ito yung low side, ito yung high side. Kasi ito yung malaki, ito yung maliit. Ito yung high side, ito yung low side. High side and low side. So, ngayon, aalis ako muna siya ng langis. Kung gaano karami yung langis niya na pang R12. Kung anong kulay. Okay. Siyempre, para mapatakbo yan, kailangan ng overload sa kanang relay. So, kukunin natin yung overload sa kanang relay niya doon. Ito. So, ayan, ito. Ito yung relay. Ito yung overload. So, kung makikita niya, dalawa yung red, dalawang puti, papuntang capacitor ng fan. Tapos, yung isa, yan, papunta rin siya rito. Ito, ayan. Sa relay din. Relay. Tapos siya, papunta siya ng ito sa power plug. Punta na ito, sama-sama na sila. Power doon sa papuntang thermostat. Itong thermostat, tapos siya, babalik yan dito. Nandito yung box, yung power niya. Ayan o. Ito yung plug eh. Ayan o. So, ayan. So, kukunin lang natin to. Itong relay saka overload. Para mapagana yung kompresa mamaya. So ngayon, natanggalan natin yung langis ng compressor. Pakita ko sa inyo kung gaano karami. So ayan. Bali, halos magdalawang baso. Tinanggal ko na yan doon sa compressor. Yan yung langis niya.
So medyo kulay ihina. So nagbabubbles pa. So active siya. So ayan. Higit dalawang baso. Tapos yan, ayan din yung ipapalit din natin yun. Yun sa Caltex na kapilya. WF68. So ayan. So kung gaano karami yung nilabas natin dyan, yan din ibabalik natin. Pero dadagdag tayo. Pupunuin natin tong isa. So dalawang baso yun idadagdag natin. So ito may bawas na to eh. Yan. So gawin na natin. Siyempre bago natin gawin, lalagyan natin dito ng access valve. Kung ano rito sa dalawa na humihigop. So yun, pagaganahin lang natin yan. So maglalagay tayo ng access valve para dito. Kaya lang hindi siya magkasya. So kailangan natin ito pabukahin. So mag-add tayo ng, sa mga first tools, mag-add tayo ng ito. Swedging tools, nail, parang pako, saka tearing tools, saka hammer yun ulit, swedging tools yan, mag-add tayo para dito. So, yun, ito na. So, ito tinanggal natin yan. Ito tinanggal natin yan dyan, pinutol natin, tapos yan eh pinasok natin to, gumawa tayo ng panibago. Inexian ito. Yan. So, ito, na-ben sa pamamagitan lamang ng tube bender. Yan. Tube bender. So, ito, tube cutter na maliit, na stubby. Sabi natin, stubby o mini. Ito pa rin yung place. So, andun yung mga gamit. So, tube bender. Yan. Para ma-bend siya ng tama. Yan, ihinangin naman natin gamit ang map gas saka map head. So, hinangin na natin para may salin na natin yun bagong langis ng compressor na galing sa ito. Yan. Hindi ko nasasabihin kasi nakano na eh. So hindi ko binebenta to, hindi ako nagbebenta ng ano ha, ng Caltex, ng kapilya. Hindi ako nagbebenta, inaano ko lang. Kung ano yung nilalagay sa compressor, ito na R12 na compressor. Actually, pwede naman kasi ito eh, compressor lang to eh. Compressor lang. So lahat ng magnetic wire na ito na sa loob, pare-parehas lang naman sila. So papalitan lang natin to ng ano ng langis ng panibagong langis para sa R20 para dun sa no sa 134A. Kasi ito tong langis na to galing ito sa R12 na inalis natin dito. So papalitan lang natin siya ng panibagong langis para mahugasan. So yun lang. So hinangin na natin to. Siyempre, bago natin hinangin, yung laman nito, yung pito, tatanggalin natin yun. So, ayan na. Tinanggal na yung pito para hindi siya masunog kasi meron siyang rubber eh. Siya na nung gamit sa paghinang, ito ulit, map gas, tapos yan, rod, copper rod, para sa copper. Para sa copper, copper rod. So, pwede natin siyang pahira ng flux, yung flux na ano na paste flux. Papahiran natin siya. So, umpisa na natin yan. So, ngayon, eto na. Nahinang na siya. Yan. Nahinang na yung both side. So, ang gagawin na lang natin, palalamigin lang natin ng konti. Tapos yan eh, pagaganahin, ibigyan natin siya ng panibagong langis. So ito, sasarahan lang natin to muna. So pwede naman, kahit daliri lang pansara dyan para humigop lang eh. Kasi ito, palabas to eh. Ito, pahigop eh. Pahigop, palabas, high and low. Tapos yan, low. Okay? So yun. So maglalagay na tayo rito ng panibagong langis. Galing dito. Lang ha? So, ito na.
Ito yung langis na galing sa compressor na inalis natin. Ito naman yung langis na bago na galing dito. So, tingnan nyo pinakaiba. Diba? Ito medyo malinis pa. So, nito, kulay, ihina siya. So, yan. So, may reaction pa. Nagre-react pa siya. So, ito, walang react kasi hindi pa siya gamit. Samantalang ito, na langis na galing doon sa compressor, uy! Tapon. So, yun. Natapon, natabig. So, okay lang yan. So, at least, alam naman natin na dalawang baso. So, yung langis na to, nagamit na, nagaling sa compressor. Kasi yung compressor kasi, habang gumagana siya, yung langis ng compressor na to, nagre-react. So, nakukuroon siya ng enerhiya. So, medyo ano lang siya. Makati yan. Makati talaga. Makati, oh. Ano na, yan, oh. So, makati. Makati siya. So, hindi tulad nito, wala pang reaction. So, hindi pa yan makati. So, ito, meron na. So, parang meron siyang enerhiya na nakuha. Kaya siya bumubula. Kaya siya bumubula. Dahil may enerhiya na yan. So, tulad ng sabi ko, yung mga chemical na nilalagay natin sa compressor, sa aircon, is nuclear chemical reaction. Nagkukuroon siya ng reaction. So, delikado. So, ayan yung chemical reaction na silent, na hindi natin nakikita, pero naaamoy. So, delikado siya. So, hindi tulad ng nuclear bomb, talagang makikita natin na talagang mushroom ang apoy. Pero ito, hindi. Kaya pagka nagkaroon ng leak yan, delikado sa tao, delikado sa kalikasan yan. So, kaya ang technician na refrigeration is environmental protector po tayo. Umaprotekta tayo ng ating kapaligiran na huwag lumabas yun, yung chemical niyan, yung prion. So, delikado kasi yun. So, ito langis. So, okay lang yan. Ito, pwedeng gamitin yan sa mga gear, sa kadena ng bisikleta, o kaya dun sa ano ng electric fan, dun sa ihi, yung umiikot. So, pwede yan. Malinis to. Ginagamit ko rin yan eh. So, yan po. So, ang gagawin na lang natin, isasalin na lang ito doon, pagaganahin natin yan. So, kaso lang, hindi nyo makikita kung paano. Kasi, ako lang may hawak ng cellphone na to eh. Itong cellphone na to. Ako lang may hawak. Dalawa lang ang kamay ko. Sayang. Walang tagahawak eh. Okay? Yun, ito na. Nagamitin natin yung sistema ng electrical ng rep na to para panda rin yung compressor. Kasi ito may hose na rito na nakanda. Ayun na yung dalawa. Ayun na yung extension. Ito yung plug. So, pagaganahin na lang. So, naka-on yung thermostat doon sa loob. Sasaksak na lang natin to. Sasaksak na lang natin to doon para gumana. So, umpisa na natin. Kaya lang, hindi nyo makikita. Yun ang problema. Hindi nyo makikita ngayon kasi walang tagahawak ng cellphone na ito. Ako lang, mag-isa. So, yun. So, ito lang sistema nyan. Ganyan lang. Papahigop lang natin to. Para humigop, tatakpan lang natin tong low side. Para yung high side, humihigop siya palabas. Kasi pagbukas din to, hindi higupin to eh. Hindi higupin yan. Pagkabukas to. So, kailangan sarado to. Isasara lang natin. Okay? So, umpisa na natin. So, ganito na lang. Tututukan ko na lang. So, ulitin ko. So, yun isa, nahigop na. So, nahigop na itong isa. So, ito na lang. So, palaganahin natin uli. So, bababad ko lang ito. So, panda rin uli. Takpan yung high side. Yan, nakikita nyo, inihigop. Thank you.
So, nakita nyo na, nahinigop. Nakita nyo na ngayon, nahinigop yun. Langis. So, kumpleto na. Meron na. Grabe. So, yun. Nahinigop na. So, tinanggal ko na yung hose. So, wala nang laman yung dalawa. Empty na. So, hinigop na siya doon. Nandun na sa loob ng compressor ngayon, yung bagong langis para sa 134A. Pinalitan natin ngayon yon langis na galing sa R12. Yeah, parang sprite, no? May reaction pa siya. Kasi galing kasi sa kuryente yan. Kaya may reaction yan. So, may power na gano'n pa siya. Ayan, no? Umubula, o. Oh. Ayan. So, okay na. So, ito. Habang hinangin natin ito, binabacuum na natin kaagad. So, ayan. Habang hinihinang ito, itong dugtungan. So, blue guantes. So, on. Tuhan natin yun na. Ayan. Ito na, leak test. Tapos natin hinangin at binabacuum. Habang hinihinang binabacuum, leak test na tayo ngayon. So, ayan. So, nitro. Ayan ang nitro. Nitro na. So, leak test. So, sige. Tayin ko muna kung ano mangyayari. So, ayan. High side 100. Low side nasa 100 plus 115. First rep R12 na kinumbert natin sa 134A. So okay na siya, binabacuum ko na lang siya ngayon. So nirelease ko na yon nitro. So hindi naman kumilos yung gauge, nasa 100 pa rin yung high side at nasa 100 plus pa rin yung low side. So binacuum ko na siya. So hindi ko na videoan yon. Gagayos ko na ang binacuum. So ayan, binabacuum ko na. So tingnan natin kung may usok na lalabas dyan o kakapal yung usok. So ngayon, medyo ngayon wala pang usok na lumalabas. So hindi pa kumakapal. So walang usok na lalabas talaga. So yung sabi niya, walang leak sa loob ng system ng high side sa kanang low side. So ayan, binabacuum na siya. So, mga ilang oras din ang vacuum din nito kasi malaki to eh, itong rep. So, hintayin lang natin ng mga isang oras sa pag-vacuum. Ayan. Patapos ng aircon, ayan, dalawang rep naman ang tinitira ko ngayon. Isang rep na R12, ginawa natin 134A. Tapos yan, isang rep na ang problema ay thermostat saka yung filter dryer. So yung thermostat, lagi na siya naka-on. Tapos yan, barado yung filter dryer. So pinalitan na natin. Ngayon ay babakumin natin uli. So iniwan kasi natin ito ng isang araw. So babakumin na natin ng konti. Tapos yan, lolodan na natin ang piyon. Yan po, 134A. So, una natin. So, sabayan vacuum ulit ito. So, buksan lang muna natin ito. Buksan. Tapos yan on. Ayan.
Binabasan lang natin yan. Bukas, bukas. So, mga ilang minuto lang yan. Ilang minuto. So, mamaya, may gawin naman natin. Yung isang tema ng pag-load. So, patas natin vacuumin yan. Ito, tatanggalin na natin yung access valve. Pipitin na to. So, tas yung babacuumin natin ulit. So, hindi na tayo kukuha ng PSI dito. Yun naman ang gagawin naman natin. Yung mano-mano ba? Mano-manong karga. Yung tansyahan na karga. So, pero yung pag-vacuum, yung style ng pag-vacuum na kasama ang cream tank, yun na makikita ninyo kung ano yung style naman niya. Okay, mga ilang minuto lang to. Ngayon eh, ito, tinanggal na natin yung post ng high side o charge line. Discharge pala. High side o discharge line. Mali ako ron. So yun, nakadikit pa yung charge line o low side. So gumagana pa rin tong vacuum. So inipit na natin siya ng pinch off kasi tatanggalin na natin to. So ihinangin natin to. Tatanggalin to. Pag tinanggal to, ipitin pa natin yan. So pwede naman pa isang pangipit o yung long nose. Ipitin yan. O kaya ay cutter para mas mabilis. Cutter, pagka inano natin to, nipit yan. Tapos yan, ito puputulin. So hinangin na natin to bago pa hinangin ng iba. So gagawin natin yun mano-mano na pagkarga, yun yung tsambahan ba? Doon tayo magaling eh. Kasi alam na natin yung gagawin eh. Diba? So, hinangin muna natin to habang gumagana yung vacuum. Ito hinang na, so medyo mainit pa, so yun pinag-ipitan, hininang din natin para panigurado yan. Hininang natin habang gumagana siya. So yung isang style na pag-load, yun tinatansya natin. So dun tayo magaling kasi alam naman natin talaga na kung ano talaga yung load talaga ng low side o yung charge line. Itong pula na to na para sa discharge, pagpapalitin naman natin ngayon, ito lalagay natin dun sa vacuum. Ito naman lalagay natin dun sa, itong dilaw, lalagay naman natin dun sa prion tank. So, iyan ako muna, i-arrange ko muna ha. Pero makikita nyo rin kung paano ko gawin ha. Recorded. So, ngayon, ito naman yung tema ng vacuum. So kanina hininang natin, diba? So hininang natin tong high side na mayroong filter. Kasi inalis natin yung high side, yung charge line na kulay pula na hose. Nilipat natin yung kulay pula na hose dito sa vacuum. Tapos yan yung charge line and discharge line na kulay dilaw, nilipat naman natin dun sa tanke ng freon. So ito, nagba-vacuum na siya. So habang nagba-vacuum, kasama na yun host ng discharge and discharge line na kulay pula na binabacuum. Habang nagba-vacuum naman, itong kulay pula na charge line, ibukas po yun yung faucet niya. So meron akong tatlong faucet. Isa, dalawa, tatlo, bali apat, lima. Dalawa ron sa gauge, tapos yung tatlo ron sa dinugtong ko ron sa mga hose.
So habang nagba-vacuum. So tanong, paano mag-charge ng freon? Dali lang naman. Kasi isasarado mo lang naman yung knob ng gauge dun sa high side. Sasarado mo lang siya para makapag-load ka. Kasi yung freon naman, nakalagay naman sa rung sa charge and discharge line na kulay dilaw. So pagka maglo-load ka, yung kulay blue lang ang kakalikutin mo, hindi yung dilaw. So kung maglo-load ka, kailangan sarado yun, yung pihitan ng gauge na kulay pula. O yun high side, o yun charge, o yun discharge. So mag-discharge, discharge, tapos yan mag-charge ka sa kulay blue. So bubuksan mo yun. So dire-diretso na yung freon. So habang nagbabacuum siya, sarado naman tong takip ng, at sarado naman tong faucet ng tangke. Pero bukas yung faucet ko naman ng nakaduktong sa hose para ma-vacuum yung hangin sa loob ng hose lahat. So ganun lang naman. Ulitin ko, pagka maglo-load kayo at ganito yung tema ng pagbabacuum ninyo, siguraduhin ninyo pagka maglo-load kayo, yung kulay pula, kailangan sarado yung knob. Maglo-load kayo, bukas yung knob ng kulay blue. O yung low side. So sarado yun, high side, bukas yun, low side pagka maglo-load. So ganun lang po yun. So hindi na tayo yun kalas kabit o ililipat pa sa tangke. So ito naman yung tema na paborito natin lahat, yung tansyahan. Doon tayo magaling sa tansyahan di ba? Sa tansyahan na yun. Doon tayo magaling kasi alam naman kasi natin kung ano yung load ng low side o yung charge line ng refrigerator. So ito yung rep na R12. So freon niya, compressor niya is R12. So pinalitan na natin ng langis ko yung loob, nilinis natin. Tapos yan, papalitan natin na ngayon ng freon ng 134A. So ayan po. So hintay lang tayo ng mga ilang segundo pa para makapag-load na tayo. So maglo-load tayo, konti lang muna. Siguro sa gauge ng low side o charge line, maglo-load tayo hanggang 10 PSI lang. Magkakarga tayo ng 10 PSI. Tapos yan yung liquid, siguro mga 2 kutsara, tatansahin natin yun. Para makuha natin yung mismong 12. Pero 15 to 12 PSI. Pero sa pagitan lang tayo nun, pwede tayo mag 13 o mag 14. So yung 10, okay lang. Pero hindi masyado malamig yun eh. Kasi tagal ko na rin gumagawa rin ng rep. So laging ganun, nilalagay ko sa 12 o minsan 13. So hintay lang tayo. So ito yan. Ayan, yung dilaw. Discharge and discharge, charge and discharge line. Ayan po. Kasi ito yung pula. Ayan. Kasi ito yung blue. Papunta ron. Ngayon, ito yung faucet ko. Isa, dalawa, tatlo na nakadugtong. Tapos itong dalawa na faucet. So, pagka maglo-load ka, ulitin ko, ito isasarado mo lang to. So, walang freon na lalabas dito. Pag sinarado mo to, pagka maglo-load ka. So, ito lang dalawa ang magagamit mo. So, ang purpose niya, para malinis yun, buong hose niya. So, wala na tayong lipatan pa. Wala na tayong kalas kabit kung saan pa. So, ayan. So, ayan po yun ano. Ayan. So, konti na lang. Ngayon, magpapaga na tayo. So, ilang minuto na rin. Bago tayo magkarga, mag-guantes muna tayo. Mag-guantes muna tayo ng guantes. Ngayon, bubuksan natin ito. Sigurin lang natin na buksan lang natin yung tangke. Pagdun lang natin na bukas talaga siya. So, dahil sarado to, so, gagawin natin, maglalagay tayo ng konting liquid. So, wala pa yan. So, saka natin ito buksan. Ito. So, din natin kung may papasok. Meron. Pumasok. So, wala sa liquid. So,
ano natin, tutumbalan natin ito ng konti para makapag-load ng konting liquid. Pinaginangan natin nasira. So ito. So ulitin lang natin yung hinang nun. So sayang. So at least nakita nyo kung ano yung default. Diba? Kasi itong isang rep, nagka-problema tayo dahil yung hinang natin nagkaroon ng leak. So ngayon nagkarga tayo ulit, inakyum kasi nagkarga ulit. So meron siyang laman. So yan yung laman sa low side o charge line. So ang laman niya halos na sa 50. So pabayaan lang muna natin kung bababa. So may liquid na yan sa loob saka B4. So yan pa rin. So bukas ito nakasara. So yun, nakabukas.
So ito nakasara, saka ito nakasara. So pagka magkakarga na tayo, paanda rin magkakarga, ito bubuksan lang natin, ito nakasara. So ito, kinargahan na natin. So meron na siyang karga na 14 PSI. So puro hangin lang ang karga lang natin dyan. So konti lang yung liquid, mas marami yung hangin kaysa rin sa liquid. So yan, gumagana na siya. So wala na. Dito nagkuro ng leak sa dulo. Diyan nagkuro ng leak sa dulo, yung kanina. Pinapansin niyo yung bakit ko hininto kaagad. So yun lang. So ito, R12. So gumagana na siya. So normal lang init niya. So mainit tong high side, malamig tong low side. So ito, sinarado ko muna. Kung sakaling tumaas siya, magbabawas tayo. So itong rep na ginawa natin, ano, anti-pray. So ito na. May usok na. Usok na siya, oh. Ano? So kung inyo nakikita, sana nakikita nyo, ano? Sana nakikita nyo, mausok na, oh. Malamig na to. So papunta rito sa kabila. So meron na rin itong lamig. Malamig na rin. So hati kasi sila, eh. Mas malakas dito kaysa dito. So isa, freezer. Ito, ano lang talaga to. Cooling lang, pang cool. Chiller lang talaga siya. So tingnan natin yun, ano, PSI niya. So yan, yung PSI niya nasa 16. 16. Nung binuksan natin, nasa ano siya, nasa 12. Binuksan kasi natin kaya tumaas siya. So mamaya bababa yan. So ito, papakita ko sa inyo. So ito, nag-yellow. So nagbawas ako ng ng prion dahil ang sobra. So nag-yellow siya. So yan naman ang epekto niyan. Sa aircon, nag-yellow kasi kulang ang prion. Pero ito, pag sobra ang prion sa refrigeration, nag-yellow naman siya. So ayan, tumatakbo na siya. So nagbawas na tayo ng prion ng konti. Kasi pag umabot ang yellow niya hanggang doon sa loob, mabibilao ka yung compressor. Mahaluan siya ng tubig. So ganyan ang mangyayari sa refrigeration. Pagka ang yelo niyan, umabot hanggang doon sa dulo, istop ang compressor kasi nahaluan siya ng tubig, mabibilaukan. So, lumalakad na. So, yan, nawawala na yung yelo niya, paunti-unti. So, hanggang doon lang. So, sobra yung prion na nailagay natin. So, kaya pinapantar natin to ng mayigit sa 5 oras para makita natin kung ano mangyayari. So, chiller kasi ito, eh. Medyo mahirap magano. So, magano nito, pagka kulang ang lamig, karga ka. Pagka sumobra, bawas ang konti. So, tatantsahin mo talaga. Talagang be professional talaga. So, ayan. Malakad na siya. So, paunti-unti, nawawala. So, pagka binawasan mo pa ng ano yan, yun na. Pag hindi nawala yan, so, bawas pa tayo ng konti. Kailangan mawala siya. Paunti-unti. Hanggang sa pumasok rin sa loob. So, ganyan lang yan. Ganyan lang tansyahan talaga dyan. So, ngayon, nawala na yung puti. Wala na yung puti. Kanina, di ba, namuti, nag-yelo. So, wala na. So, okay na siya. So, ang PSI lang niya, halos 9 to 10. So, yun lang. So, pagka nagdagdag tayo ulit, mag-yelo na naman ulit yan. So, ibig sabihin nun, wala siyang leak sa loob, kahit sa labas nito, wala. So nag-ice, nag-yellow yung low side. So ayan. So ngayon wala na. Okay na siya. So yung dalawang rep na yan, okay na. Yung isa na ito, original na 134A. Ang sira, yung filter dryer, barado. Kaya hindi siya nalamig. Akala may butas o kung ano man. So sira din yung thermostat dahil
inatanggal pala ito dun sa ano, sa plug. So ganun ang mangyayari pagka ano, swerte nga thermostat lang, hindi compressor. So ito naman yung R12 na refrigerator na ginawa natin, 134A yung freon. So clear out natin yung langis ng compressor pati yun freon niya na R12. So ngayon okay na siya. So parehas naman tahimik yung compressor. So tulad na lang sinasabi ko bilang AC technician, eh hindi po biro-biro ang trabaho. So yun ang ano natin, kasi ang trabaho natin eh meron na tayong electrical, copper tubing as in plumbing sa refrigeration, may welding, at higit sa lahat may chemical. Di ba? May chemical. So yung chemical po na yon ang kinukulong po natin, kasi sangayon po sa Republic Act 6969, yung chemical na refrigeration eh kasama po sa nuclear chemical. So hindi natin siya nakikita, oras na lumabas po yan, yun, delikado po sa kalusugan ng tao yun. So hanggang sa muli, so kita-kita tayo ulit. So ingat po palagi. Samahan po lagi po ng dasal ang bawat trabaho po natin. So God bless po sa inyo lahat.